Lift your
salamat sa tunay mong pagkabay. Sana walang pag-asa ika'y dumamay sa pagkakasala. Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang.
magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ang manatili sa ating poong Jesus Nazareno, ang siyang ating kinakailangan upang matamo ang pakikipagkaisa sa Diyos at ang buhay na walang hanggan. Naway sa ating araw-araw na pamumuhay, ang pananatiling ito ay makita sa ating katapatan sa Kanya, sa tama, sa mabuti, at sa katotohanan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng sinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya upang utusang tumupad sa kautusan ng Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa Poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi. Mamungang maluwalhati. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tunay ba tayong nananatili sa ating Panginoon? Sa atin pong mabuting balita ngayon ay napakalinaw po ng talinghaga ng imahen ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. No? Gamit yung imahen na karaniwan sa mga Hudyo, no? Yung puno o baging ng ubas. No?
yun ay pinagagapang, tapos merong sinasabi na kapag nakakita po kayo ng ubasan, no, merong makapal na pinakabaging, no? At doon lumalabas lahat at nakakabit lahat ng mga maliliit na baging, doon umuusbong at namumunga ang mga ubas. At kung tutuusin, kung titignan po natin yun, ipinahahayag ng ating pong Jesus Nazareno ang isang katotohanan sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At kung magiging prangka tayo tungkol doon, ito lang ang ating masasabi natin ng tahasan. Walang buhay kung hindi tayo nakakabit sa Diyos. Kaya ang panawagan ng ating pong Jesus Nazareno, manatili kayo sa akin. Sa akin kayo kumapit. Sa aking pananaw sa buhay, sa aking pag-unawa ng kung ano ang kabutihan, sa aking pagiging tapat sa Ama. Bakit? Kasi kung kapag saan-saan tayo kumapit, lalong-lalo na sa mga bagay na lumilipas, sinisira at tumataliwas lang tayo sa ating mga sarili. Nilikha tayo ng ating Diyos upang maging mabuti. Nilikha tayo ng Diyos upang makipagkaisa sa Kanya at sa pagdaan ng buhay na ito ay maramdaman natin at maipadama natin ang Kanyang kabutihan. Kung tutuusin sa dami po ng maaari nating buhay, sa lahat ng posibilidad, ano man ang itsura mo, ano mang sitwasyon kapag ikay pinanganak, ano man ang tunguhan mo sa buhay, yun at yun lang naman sa ating natatanging pamamaraan ang kinakailangan nating gawin at hantungan. Walang buhay na hiwalay sa ating Diyos. Walang buhay na hindi nakaugnay sa ating poong Jesus Nazareno. At itong katotohanan po na ito ay kakabit, kaakibat ng ikalawa. Na sana pinipili natin ang kaugnayang ito. Kung paano tayo binibiyayaan, kung paano nananatili ang Diyos sa atin, sa ating mga, sa kabila ng ating mga pagkakamali at pagkukulang, naway ganito rin tayo sa ating Panginoon. Naway ang katapatan natin ay lagpas pa sa mga nasasagot na panalangin. Kapag dumarating ang mga panahong tayo hindi nasasagot ang ating mga dasal, naway may katapatan pa rin tayo sa Diyos nang may kaalaman na ang Kanyang kalooban at ang Kanyang mga plano at ang Kanyang pananaw sa atin ang siyang masusunod. No? Naway sa mga panahon ng paghihirap, huwag tayong sumuko sa Kanya. Naway sa panahong minsan masakit ang harapin ang katotohanan na may mga bagay na kinakailangan tayong itama, ay ganun din ang ating katapatan sa Kanya. Ang hayaan naman tayong maitama kaysa yung nagpapalusot pa tayo sa ating mga mali. At kung minsan may mga kailangang pakawalan, mga nakasanayang mali, mga bagay na nakakapagpababa sa atin, tulad ng ama na puputol ng hindi malusog na bahagi, iyon ay mga bagay na dapat na rin nating tigilan at baguhin. Mga kapatid, sa hulit-huli, ano ba ang hinihiling ng Diyos sa atin? Ang ating katapatan sa Kanya na ipinakikita at nagiging buhay sa pamamagitan ng isang buhay na puno ng kabanalan, puno ng pag-ibig, pagmamalasakit at pagbibigay ng pag-asa. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sa kung saan man tayo sa buhay, anuman ang narating natin, anuman ang kailangan pa nating marating, sa hulit-huli, ang lahat ng ito ay gawin natin
dala ng katapatan at pananatili sa Diyos na siyang matapat sa atin. At sa simula ng araw na ito, tanungin natin at pagnilayan sa lahat ng mga bagay na kinakailangan kong isipin, pagdaanan, gawin, paano ako nagiging matapat sa Diyos? Ano yung mga pinipili ko? Ano yung mga ginagawa ko? Ano yung mga hindi ko nagagawa? At ano pa ang mga maaari kong itama sa buhay ko? Nang sa gayon ay lalong maging malapit at kaugnay natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, minamahal mo kaming tunay, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Habang nagkakatipon tayo bilang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos nating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bukasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga may sakit, naway tignan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristong magpasawalang hanggan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin at kahilingan, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang pagiging tapat sa paglilingkod ay maging tanda ng katapatan at pananatili sa Diyos para sa lahat. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, no, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kaibigan, kinangon.
ay walang hihigit sa yaring pag-aalay. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang ihigit sa yaring pag-aalay. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan. Napawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po bago ang huling pagbabasbas, no, bagamat dineklara na po ng World Health Organization na halos patapos na po ang pandemya, ay nakararanas pa po tayo ngayon ng pagtaas ng mga kaso, no? Kaya sana po tayo ay dahan-dahan, bagamat marami po sa atin, kumbaga natuto ng mamuhay kasama yung virus, trangkaso na lang ang nagiging dulot, no? Pero huwag po tayo maging kampante kasi may mga seryosong kaso pa rin, lalong-lalo na kapag kayo may edad na, unang-una, at ikalawa, kayo may comorbidity, no? Sa madaling sabi, may iba kayong komplikasyon na kapag kayo'y nagkaroon ng COVID, lalala yan, no? Hindi man COVID ang magiging sanhi ng pagpasok sa ospital, pero pinalalala kasi ng COVID yung kung ano mang komplikasyon na meron kayo. Kaya naman po, nananatili po tayo bilang isang pamantayan na kapag nasa loob at paligid ng simbahan, kinakailangang maayos po ang suot ng ating face mask. Natatakpan po ang ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. No, lalong-lalo na po yung mga nabanggit kong pangkat, may edad, may komplikasyon. No? At nasa tag-init pa rin po tayo, bagamat umuulan-ulan na, kaya ingatan din po natin ang ating kalusugan. No? Bukod po sa vitamins, ay magdala lagi ng tubigan, ng payong, ng pamaypay, no? Bilang bahagi ng pag-iwas sa kung anumang hindi magandang mangyayari, dala ng sobrang init o ng matinding pag-ulan. Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.